Mga ka-birch rider, bigyan ko lang kayo ng update dun sa nabili natin na gouldian finches. So, ito na yun sila mga ka-birch rider. So, yan na yung lalaki. Yung baba ay birch, mga ka-birch rider yun. Ang problema sa kanila, napapansin ko mga ka-birch rider, hindi sila pumapasok sa pugad. So, ang ginagawa nila, gumagawa sila ng nest dito. So, yan mga ka-birch rider. Bali, gumagawa sila ng nest sa ibabaw ng nest box. So, yan yung nest box natin. So, yan mga ka-birch rider. Bali, dyan sila sa taas ng nest box nagpugad. So kung makikita nyo, yung gumagawa sila ng pugad sa taas, hindi dun sa mismong loob ng nest box. So yan yung nest box natin. Yan. So ngayon, nasa taas sila. Hindi ko alam mga ka-birch rider kung ito'y tatanggalin ko o pabayaan ko na lang sila. Siguro pabayaan ko na lang siguro. Diyan siguro sila komportable. Yan. Siguro mag-i-plug na itong babae. Kaya gumawa na ng pugad. At hindi siguro sila komportable dyan sa loob. Or hindi ko alam bakit ayaw nila sa loob. Kaya diyan sila sa taas ng nest box gumagawa ng pugad. So yan mga ka-birch rider, bali malapit na ito mag-breed kasi yun na nga, isa yan sa palatandaan sa ating mga ibon. Kapag gumagawa na ng pugad, alam nyo na yan, ang kasunod ay mag-i-plug na. So yun mga ka-birch rider, sulitin naman din natin yung ating mga African. So itong wild type natin mga ka-birch rider na nagpisa na. Silipin natin. So, bago nyo buksan mga ka-birch rider, bali, ang gagawin nyo, katukin nyo muna yung nest box para lalabas. Ha? Hindi lumalabas yung inahin. Yun. Ayun, lumabas na. So, nasa labas na sila. So, yun, silipin natin yung inakay. Yan. So yan mga ka-birch rider, meron siyang bali, actually apat yun, apat yan, kaso lang namatay yung isa dahil huli siyang napisa. So nadaganan. So yan, tatlo na lang natira. So yan yun mga ka-birch rider sa ating green perso. So dyan tayo sa iba. Ito naman yung sa mga nagtatanong nga pala kung pwede pagpaparisin ang perso at saka Fischer. So ito mga ka-birch rider, ito yung parisan ko ng parblo perso. Tapos ang kaparis niya ay albino. So pwede mga ka-birch rider, basta pareho silang eyering. So silipin natin. So yun mga ka-birch rider, meron na silang dalawang itlog. May dalawa silang itlog. Ang problema nito mga ka-birch rider, kasi meron, hindi pa nahiwalay yung kanilang anak. So yun, lumabas. Yun. Yun ang dalawa nilang anak. Kaya papansin nyo, hindi ko pa hiniwalay kasi hindi pa sila nakita kumakain. Tsaka ano pa, siguro susunod na araw hiniwalay ko na yan. So yan mga ka-birch rider, yan. Yan yung dalawang anak. So yun nga lang ang problema mga ka-birch rider. Kapag pagparisin mo,
yung perso at saka Fischer, makikita nyo yung anak. Tingnan nyo yung isa. Maglalabas naman siya ng malinis, pero tingnan nyo po yung isang itong nasa bungad. Ang pangit ng ulo niya. So, yan yung natawag nila hybrid. Hindi. Wala nga rin siya mag-perso, wala nga rin yung Fischer. So, sa madaling sabi, madungis. So, yan lang ang disadvantage pag yan ang pagsamahin, pagparisin nyo yung perso at saka Fischer. Pero pwede siya. So, dito naman tayo mga coverage rider sa white collar natin. So, salutin natin. So, yan yung mga yung parents nila. Yan, yuwing yung lalaki. Yun. Yun mga ka-birch rider, meron silang tatlong inakay. Yuwing. So, DF bio yuwing. Yan. So, malalaki na rin pala ito. Yan. Bali, DF bio yuwing yung cock. Mga white collar po yan. Yan. So, yan. Yan, anak na nila yung isa. Tapos yung dalawa, nandito sa loob. Ayun. So, yan. Mga yuwing yung kanyang anak. So, kung hindi nyo pa alam yung nutrition ng yuwing mga ka-birch rider, pwede nyo balikan sa uploads natin. Anong kaibahan ng yuwing at saka hindi at paano mag palabas ng yuwing. Punta naman tayo dito sa opalay natin. So, yun. So yan mga ka-birch rider, nakita nyo sa unang upload na nung nakaraan nating upload na napaka-importante yung malaman mo kung ano yung pagkakaiba ng young na ibon at saka matured. Kasi tingnan mo mga ka-birch rider, yan yung magulang. So ito yung anak. Yan. So kapag hindi mo alam mga ka-birch rider yung pagkakaibahan, hindi malilito ka kung saan na yung ano, kung saan dyan yung anak, kasi pareho sila ng kulay. Lumabas na. Ito, anak din nila ito. Bali, blue opa. Kasi yung mga ka-birch rider, ito yung parisan natin ng green opa at saka blue opa line. So, yan. Labasin natin. So, ito yung nanay. Yan yung nanay. Yan yung isang anak. So, na-focus. So, yan mga ka-birch rider. Bali, ang anak nila, dalawang blue opaline saka isang green opaline. Ayan. Ano ba? Hirap mga video ah. So, yan mga ka-birch rider. Yan, pareho sa magulang yung mga anak eh. Yan yung mga anak, yung tatlo. Yan. So, yung magulang. So, patsinin yung mga coverage rider, yung tuka. Yung mga tuka nila. So, ito yung mga bata pa. Yan. Yan mga coverage rider. So,
Kapag hindi mo alam kung ano yung palatandaan ng bata pa tsaka yung matured na, baka malito ka. Baka mahiwalay mo, instead na ang hiwalay mo yung anak, yung magulang ang mahiwalay mo. Ayan, oh. Ayan, makikita nyo. Pareho kasi sila ng kulay. So, yan mga ka-birds rider, bali, mga ilang araw siguro, iwalay na natin to. So, dito naman tayo sa isa pang bakto-bakupa natin. Yan, bali blue ewing, kung ano, yung isa blue. Upalayin na ito mga ka-birds rider. Isilipin natin. Meron tong ano eh, namatay yung isa nilang anak. Ayun. Yan yung anak nila. Bali dalawa. Ayan. Yan yung magulang. Bali yan yung double factor yowing natin mga ka-birds rider. Yan. Bali ito mga ka-birds rider. Bali yan. Perso, parblo at saka yowing. Ito yung anak nila. O ilan ba anak nila? Tatlo. Ay, maliit yung isa. Bali yan, tatlo anak nila. Tatlo yung inakay. Atin tong dito sa taas. Malalabasin natin. Ayaw lumabas. So yun ang ka-birds rider yan. Mali apat. Yan, apat yung inakay. Baka makamagtaka kayo mga ka-birds rider na may perso. Hindi po yan nila talaga ano. Hindi ko alam kung saan yan galing na kasi pinoster ko na lang dito yung itlog. Yan, bali apat. Tapang nitong ano na to, inay na to eh. Ayaw lumabas. Yan, malalaki na rin sila. So, yung partner niya ito. Green split opa. Yan. Green split opa. So ito lang mga ka-birds rider, problema natin ng ating gouldian finches. Dahil nga yun, dyan sila napugat sa taas. Pero pabayaan na lang, pabayaan ko na lang yan mga ka-birds rider. Balibigyan na lang, ko na lang ko ng misting materials. Kasi nga hindi, o, ano na, wala na silang misting materials. Kasi nga, nasa loob ng nest box na yung nesting materials na iba. So, ayaw ko na lang bulabugin yan, mga yan. So, supplyan na lang natin ang nesting materials pa para mapuno nila, mabuo na nila yung kanilang pugat. So, yan na mga ka-birds rider yung update natin. Update ko sa inyo at ating mga ibon. Yan, sa mga expert sa gouldian finches, paano mag-breed ng gouldian finches, pahingi naman ng advice din. Kasi, gaya nga sinabi ko nakaraan mga ka-birds rider, first natin to na pares itong gouldian na ito. Kung wala tayong pamoster, so kung mag-breed man sila, mag-itlog man sila, at hindi nila limliman, wala tayong magawa. Pero ang sa akin lang, ayaw kong gumamit ng pamuster. Kasi ang ginagamit ng iba mga ka-birds rider, yung society finches,
hamster dito kasi nga masilan nga daw itong gouldian finches. Pero pabayaan ko, obserbaran ko na lang sila kung mag lilimlim sila if sakali mag-i-plug na. So yun lang mga ka-birch rider, abangan na lang natin yun. Yun, mag-ano na sila ng pugad. So sana mag-breed sila kahit walang pamuster. Saka sana mag-breed sila sa ginawa nilang pugad na yan. Ikaw nang hinihingi mo, ikaw lumalapit, ano hinihingi mo? Ito mga ka-birch rider, nanghihingi ito eh. Subukan ano natin ang anong hinihingi niya. Ito mga ka-birch rider, subukan natin ng sunflower. Yan yung mga ka-birch rider, nangingi siya ng ano. Papasubo kasi ito eh. Isa siya lang. Makas mo naman kumain ng sunflower. Ang galing nila magbalat ano. Gusto mo pa? Ayan pa. Ito siya lang.